lahat ng kumpanyang legal ay merong tinatawag na HR practitioners, yung mga legal. Ngunit ano nga ba ang mga role o ano nga ba ang role na ginagampanan ng HR practitioners sa isang kumpanya? Alamin natin yan sa Good News Report ni Christine de la Cruz. Dennis, tinalakay nga dito sa forum kung gaano kahalaga pa rin ang papel ng HR kahit sa panahon ngayon na modern technology na. Ang Human Resource Department ay isa sa pinakamahalagang parte ng kumpanya kung saan unang nilalapitan hindi lamang ng mga empleyado kundi ng mga aplikante. Nitong nakaraang linggo, nagkaroon ng pagtitipon ang mga HR practitioners kung saan nagkaroon ng pagbabahagi ng mga karanasan ang mga leader ng malalaking kumpanya. Tinalakay sa forum kung paano nakakaapekto ang kasalukuyang teknolohiya sa paghubog ng kinabukasan na sa pamamagitan ng HR practitioners kasama ang technology strategy. Ayon naman kay Alpha Omega Aquino, despite of technology, nangangailangan pa rin ng human talent ang mga kumpanya, lalong-lalo na ang HR. Okay, I think for technology, people are initially scared about it, but they should not be, because it helps them augment whatever difficulties that they may have. And it provides as well an avenue for them to learn something else than the routinary work, because mostly technology can automate routinary or administrative tasks. Pero for those complicated ones, we still need people to think about the process, and it has a lot of decision making, so the human talent is still needed, more or less. Dagdag pa ni Aquino, para maging effective na HR practitioner, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa, napakahalaga ng salitang respeto. Okay, I think first and foremost is respeto. You cannot be arrogant in that sense. You have to be humble and have the knowledge of the culture first. Understand where they're coming from. Best of all, if you have the time or have the ability, you have to learn their language, especially in countries that they don't speak English, so that you'll be able to communicate with them. And at the end of the day, you have to show a genuine concern or malasakit. That's what all Filipinos have, diba? So you have to have that malasakit that you are actually thinking about their welfare more than anything else. Dennis, ayon nga sa mga HR practitioners, mahalaga ang ginagampanan na papel ng HR sa isang kumpanya, lalong-lalo na sa pag-angat ng moral ng bawat empleyado. At yan ang ating good news para sa DZRH Network News. Christine de la Cruz, naglilingkod sa pagbabalita. Balik sa'yo, Dennis. Para updated ka sa mga aganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment, at iring ang bell para araw-araw updated ka.